Buong puwersa ang GMA Integrated News sa pagbabantay ngayong bisperas ng undas at sa naging pinsala ng bagyong Paeng sa buong bansa. Si Tina Panganiban Perez nasa Manila South Cemetery. Nasa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX si Cedric Castillo. Si Chino Gaston nasa Naiya. Nasa Noveleta, Cavite naman si Maris Umali. Habang nasa Vigan, Ilocos Sur, si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Matapos nga po ang dalawang taong pagsasara dahil sa COVID-19 pandemic at ilang araw na pagkaantala, dahil naman sa bagyong Paeng ay muling binuksan sa publiko ang mga sementeryo para sa undas, gaya po rito sa Manila North Cemetery na pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. As of 9 AM kanina ay halos 2,000 na raw yung pumasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. Paalala pa rin ang pamunuan ng Manila North Cemetery, bawal po yung mga batang 12 taon pababa dahil hindi pa sila bakunado. Kaya sa entrada ay kailangan magpakita ng proof of vaccination bago makapasok. Matagal na rin naman daw nila itong inanunsyo pero may mangilan-gilan pa rin tayong nakita ng mga bata na dumating kasama ang kanilang mga kaanak pero pinagbawalan silang makapasok. Tulad ng kalakaran bago magpandemya, ibawal pa rin po syempre yung mga nakakalasing na inumin, mga flammable materials, kabilang na yung lighter, pati na po mga pabango ha, kinukupis ka po yan. Ano bang matutulis na bagay at mga malalakas na sound system, pati po mga yosi, pinagbabawal pong maipasok dito sa loob at kinukupis ka bago ka makapasok dito sa entrada. Para naman makatulong sa mga senior citizen, mga PWD at maging mga buntis na dadalaw dito, may libreng sakay ang lungsod ng Maynila gamit ang mga e-trike ng lungsod. Pero pansin natin kanina, lahat na rin ay pinasasakay, lalo na yung mga kababayan nating ang dadalawing puntod ay nasa malalayong bahagi ng sementeryo. Ayon sa mga nakausap nating dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, maayos at maliwalas ang sitwasyon ngayon dito kumpara noong bago magpandemya kung saan hindi talaga mahulog ang karayom ang entrada ng sementeryo. Nakatulong din daw sa mas maluwag na sitwasyon ang pagbabawal sa mga food vendors sa loob ng sementeryo. Bagamat pinapayagan na ang hindi pagpas sa mga outdoor venues para sa mga dadalaw dito sa Manila North Cemetery, kailangan pa rin pong dalhin niyo yung inyong face mask. Mandatory po namin, i-require po namin ang pagsusot ng face mask dahil as expected po, milyon pa rin po yung darating dito sa Manila North, hindi po maiiwasan yung pagkadikit-dikit. Sa ibang balita, matinding baha ang naranasan sa iba't ibang lalawigan nang humagupit ang bagyong ng Paeng nitong weekend. May mga inilikas at nirescue ng natrap sa baha. Balita hatid ni Maris Umali. Buwis buhay ang pagtawid ng ilang residente sa rumaragasang tubig sa Barangay Ura sa Dilasag, Aurora. Stranded ang marami matapos bahain ang mga kalsada dahil sa bagyong Paeng. Nasa 20 bahay sa Kasiguran ang nalubog dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa Barangay Centro 10 sa Tugaygaraw, kinailangan ng gumamit ng mga residente ng mga bangka para lumikas sa baha. Aabot na sa 1,000 ang inilikas sa lungsod. Nailigtas din sa lungsod ang 3 lalaking na trap matapos nang kaing pumasok sa Binahang Gonzaga Extension sa lungsod. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, pananagutin ang 3 lalaki. Nakainom umano sila, nalabag sa umiiral na liquor ban. Wala pa silang pahayag. Inilikas sa evacuation centers ang mahigit 500 pamilya sa Bataan. Walang naiulat na pagbaha sa probinsya, pero nawala ng kuryente sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan at hangin. Hindi na naisalba ang bahay bakasyunan sa Barangay Kastanya sa Sariaya, Quezon na tinangay sa ilog. Ayon sa mga opisyal, bumagsak ang bahay sa ilog matapos masira ng rumaragasang tubig. Walang nasaktan sa insidente dahil nakalabas ng lahat ng tao sa bahay bago gumuho. Sinuong ng ilang motorista at residente ang abot-tuhod na baha sa Lipa, Batangas sa gitna ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyo. Tumirik din ang ilang sasakyang nagtangkang tumawid sa baha. Nagtulong-tulong ang mga rescuer sa Liliw, Laguna para maisalba ang isang residenteng natrap sa rumaragasang baha. Mabilis na tumaas ang tubig sa lugar dahil sa patuloy na ulan dito. Nasawi ang isang mangingisda sa Castilla, Sursogon sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa mga otoridad, posibleng nalunod ang biktima matapos lumubog ang kanyang bangka dahil sa malakas na alon sa dagat. Idineklara na ang state of calamity sa Pigkawayan, Cotabato dahil 60% na ng bayan ang lubog sa baha.
Nagkalat naman sa dalampasigan sa Lebak Sultan Kudarat ang mga piraso ng kahoy at basura na inanod ng storm surge sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Naghahanda po ang GMA Kapuso Foundation para puntahan ang ilan pang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Paeng para maghatid ng tulong. Kahapon ay nauna na naghahatid ng tulong sa may silang sa may Nobileta, Cavite, para maghatid ng relief goods at nagpa-feeding program sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo roon. Naghatid na rin ng relief goods sa mga Kapuso ang GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Pamplona at Milaor sa Camarines Sur kanina namang umaga. Nakatakda rin pong silang mamahagi ng tulong sa Antique at sa Maguindanao. Nakausap natin ang ilang maagang dumalaw sa Manila North Cemetery. Ang ilan sa kanila ay ngayon lang din makikita mga kaanak matapos ang mga lockdown na dulot ng COVID-19 pandemic. Dahil sa dalawang taong pandemya, may ilang pamilyang dumalaw dito sa Manila North Cemetery ang ngayon na lang ulit magkikita-kita. Tulad ng pamilyang ito na bittersweet nila ang naging reunion. Si Aloha kakauwi lang daw galing ng Canada para magbakasyon matapos ang mahabang lockdown. Pero ang masaya sana niyang pagbabalik bansa, nabahiran ng kalungkutan matapos mamatay ang kanyang kapatid 3 buwan lang ang nakakaraan. Mabuti na lang daw at bukas na ang Manila North Cemetery ngayong undas kaya dito na sila nakita-kita ng kanyang mga pamangkin na inulila ng kanyang kapatid. Kung dati ang reunion daw nila tuwing magbabakasyon siya sa Pilipinas ay sa mga tourist destinations, ngayon dito sila magre-reunion sa Manila North Cemetery. Kamamatay lang ng ate ko last July, I think. Oo, so hindi ako nakarating. So ngayon, bibisitahin ko siya. Parang ganito na, dito kami sa cemetery reunion namin. Kumustahin natin ang epekto ng Bagyong Paeng at paghahanda sa undas sa Ilocos Sur. At may ulat on the spot si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy! Rafi, ngayong bisperas ng undas, mas dumami na ang naglilinis sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pabor daw ang panahon sa paglilinis ngayon ng mga Bigueño sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa Vigan Public Cemetery, kanya-kanya ang pagwawalis, pagpipintura, at pagtatanggal sa mga damong bumalot sa mga puntod. Kaya sa bungad, nakatambak na ang maraming basura. Nakahilera na rin ang mga nagbebenta ng kandila at pagkain. Naka-standby naman ang mga kawanin ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Sa Vigan Memorial Park, kanya-kanyang linis din ngayon sa mga lapida. Gaya ni Mang Leopoldo Piamonte, pupuntaan pa raw niya ang ibang puntod ng mga kaanak sa ibang sementeryo. May mga tumatanggap din ng palinis at papintura tulad ni Mel. Kada undas raw tumatanggap siya o rumaraket sa pagpipintura ng lapida. Sinilabas na guidelines ng city government para sa araw mismo ng undas, mahigpit na ipinatutupad ang health protocols. Hindi rin pinahihintulutang pumasok ang mga nakararanas ng anumang flu-like symptoms. Ipinagbabawal din ang mga batang edad 10 pababa sa loob ng sementeryo at no vaccination ID, no entry. Naglabas na rin ang schedule ang lungsod sa pagbisita ng kada barangay sa sementeryo. Isa't kalahating oras ang kada barangay simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 o 7:30 ng gabi. Rafi, update naman sa panahon. Kanina medyo o bahagyang sumikat ang araw at nakararanas tayo dito ng panakanakang ulan at ambon. Kahapon nga dahil naging maganda yung panahon, nagawang ipagdiwang ng Vigan City ang kanilang Ranyag Festival na isang linggong selebrasyon tuwing undas. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nominated ang global superstars na BTS sa 3 category sa People's Choice Awards. Kasama rito ang Group of 2022, Music Video of 2022 para sa Yet to Come song at ang Concert Tour of 2022 para sa Permission to Dance on Stage. Last year, ang Bangtan Boys ang nagwagi sa group at music video categories. Makakalaban nila sa music video category si BTS member Jungkook at si Charlie Puth para sa kantang Left and Right. Nominated din ang JK and Charlie Collab para sa Collaboration Song of 2022.
Makakaharap din ng BTS ang Korean girl group na Blackpink sa Group of 2022 at Music Video of 2022 para sa Pink Venom. Inalala ng ilang cast ng Black Panther Wakanda Forever ang yumaong si Chadwick Boseman na unang gumanap na Black Panther at T'Challa sa premiere ng movie sequel. It was definitely tough to go back to a space that you hold so dearly in your heart, and that's so attached to T'Challa, so attached to Chad. But we had to just be strong to follow through on the story. You know, I just remember his strength. I remember his resilience. Spotted din sa premiere, si Rihanna kasama si A$AP Rocky. Si Riri ang kumanta ng Lift Me Up na kasama sa soundtrack ng Black Panther Wakanda Forever na comeback din niya sa music scene matapos ang ilang taon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Mandaue sa Cebu. At may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Nico? Yes, Rafi, unti-unti na ngang nagsisidatingan itong mga tao na bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Mandaue City sa lalawigan ng Cebu. Sa walong sementeryo sa Mandaue City, apat dito ang matatagpuan dito sa Barangay Gizo. Magkakatabi ang St. Joseph Catholic Cemetery, Old Municipal Cemetery at dalawang private memorial parks. Kaya inaasahan na isa ito sa dadagsain ng mga tao ngayong undas. Ngayong umaga, hindi pa gaano karami ang dumating dito. Sa estimate ng Mandaue City PNP, alas 10 ngayong umaga aabot pa sa mahigit 2,500 ang mga bumisita sa apat na mga sementeryo. Mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa lugar. Nag-inspeksyon dito kanina si Police City Director Colonel Jeffrey Caballes para masuri ang ipinapatupad na seguridad. Maliban sa mga pulis, nakadeploy rin ang makasapi ng Philippine Army, BFP, LGU, Traffic Unit at CDRRMO personnel. Nakaposisyon na rin sa lugar ang Mobile Command Center van ng Mandaue City. May nakakabit itong camera para mamonitor ang buong paligid. Sa loob ng van, may equipment operator na mahigpit na nagmo-monitor sa kuha ng camera. Kaya nitong mag-rotate ng 360 degrees at may zoom capability para makuha ang anumang mga untoward incidents. Samantala, Rafi, isinara na rin sa trapiko itong buong BB Cabahog Street kung saan magkakatabi itong mga sementeryo. Ngunit may mga pinapapasok naman ng mga sasakyan, lalo na yung may makargang senior citizen, PWD o mga buntis. Rafi, hanggang alas 10 ng gabi bukas itong mga sementeryo dito sa Mandaue City dahil hindi pinapayagan ang pag-overnight ng mga tao. Pero mananatili pa rin ang police deployment dito sa lugar hanggang sa matapos ang undas. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Update po tayo sa sitwasyon sa Manila South Cemetery at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng Manila South Cemetery. Sa labas ng sementeryo, Makati LGU nagbabantay at nagbibigay ng mga libreng serbisyo. Habang sa loob naman ang Manila LGU na siyang nangangasiwa sa sementeryo. Bawal nang pumasok ang mga sasakyan sa kanto pa lang ng Metropolitan Street at South Avenue. Pero may libreng hatid naman sa wheelchair para sa mga hirap maglakad. May libreng blood pressure check din. Sa naturang kanto rin, may mga nagtitinda na ng mga bulaklak, gayon din sa malapit na sa sementeryo. Pero bawal ang vendor sa loob ng Manila South Cemetery. Bawal din ang mga armas, alak, sugal, loudspeakers at flammable materials gaya ng lighter at sigarilyo. Bukas ang Manila South Cemetery mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 5 ng hapon para sa undas. Ang mga kailangan lang magpakita ng prueba na bakunado na sila ay mga batang 12 taon at pababa dahil ayon kay Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo, mababa pa ang kanilang immunity. Ang mga senior citizen naman, hinihikayat na huwag nang sumabay sa dagsa ng mga tao mula ngayon hanggang November 2. Kahit voluntary na ang pagsusuot ng mask, lahat ng papasok sa sementeryo kailangang nakamask.
Sa araw na ito, ayon kay Garzo, 200,000 ang inaasahan nilang bibisita. Pero ang Dagsaraw, inaasahan bukas kung kailan posibleng umabot sa kalahating milyon ang pupunta. May mga e-trike dito sa loob ng Manila South Cemetery na pwedeng sakyan ng kahit sinong gustong magpahatid sa puntod ng mga mahal nila sa buhay. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, noong una ay para lang ito sa mga senior citizen, buntis at PWD. Pero dahil sa dami ng mga pumapasok sa sementeryo, kahit sino pwede nang sumakay dito. Isa sa mga dinadalaw na punto dito ay ang kay dating Pangulong Elpidio Quirino. Ayon kay Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo, wala pa naman silang natatanggap na reklamo tungkol sa mga nawawalang puntod. Pero kung sakali may mga naliligaw, pwede silang pumunta dito sa admin office sa entrance ng sementeryo. Dagdag na paalala rin, bawal po ang pets sa loob ng Manila South Cemetery. At may mga medic at first aid stations sa loob ng sementeryo. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Update tayo sa sitwasyon ngayon sa NAIA. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Mav, 16 na flights ng Air Asia habang 11 flights naman ng Cebu Pacific ang kinansela ngayong araw, October 31. Ayon sa MIAA, bahagi pa rin ito sa ginagawang rescheduling ng mga airlines matapos ang napakaraming nakanselang flights at na-stranded na pasahero noong weekend dahil sa nagdaang bagyong Paeng. Nasabihan na raw ang mga apektadong pasahero ng mga kanseladong flights na pwedeng i-rebook ang kanilang mga bagong flights na walang penalty o dagdag bayad. Wala namang abiso ang Philippine Airlines kung meron silang kanseladong flights ngayong araw. Mab, samantala patuloy naman ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 para sa kanilang mga flights sa patuloy na pagsisikap ng mga airlines na ibalik sa normal ang mga flight schedules na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Balik sa iyo, Mab. Maraming salamat, Chino Gaston. Samantala, patuloy na rin ang pagdating ng mga bumibisita sa isang public cemetery sa Davao City. May ulat on the spot si Jandy Esteban ng GMA Regional TV One Mindanao. Jandy? Mav, sa oras na ito ay marami-rami na ang pumupunta dito sa wireless public cemetery dito sa Davao City. Ikumpara mo yan kaninang umaga. Karamihan sa kanila ay ngayong araw nagpasyang bumisita sa mga yumaong mahal sa buhay dahil ayaw nang sumabay sa kapal ng tao na pupunta sa sementeryo bukas at sa November 2. Ayon sa pamunuan ng Wireless Public Cemetery, inaasahang dadagsa ang libo-libo katao simula bukas, lalo pat ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Davao City. Kadalasan sa concern ng mga bumibisita ay hindi makita ang puntod ng mga mahal sa buhay, pero mabilis namang nagbigay ng assistance ang pamunuan. Masusi ring tinitignan ng kapulisan ang mga gamit na dala ng mga pumapasok upang masigurong walang bawal na makakalusot. Kabilang na riyan ang mga alcoholic beverage, matutulis na bagay at iba pa. Maliban sa pulis at sundalo, may K-9 units ding dineploy dito sa wireless upang matiyak ang seguridad ng mga tao. Maliban nga sa Police Assistance Desk, MAV, ay nagtalaga rin ng medical team ang government upang matugunan yung mga emergency case. Marispondihan nila yung mga emergency cases. At paalala sa publiko na ang mga pampublikong cemetery dito sa Davao City ay hanggang 8 p.m. lamang. Yan muna ang latest dito sa Davao City. Mula sa GMA Regional TV One Mindanao, Jandy Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV One Mindanao. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. 55 araw na lamang po, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan at live mula dito sa Manila North Cemetery, ako po si Rafi Tima. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Mav Gonzalez. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.
Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. We'll be right back.